Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat at muli tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig ko pong ipaalam sa inyo yung sinabi ni Jesus na in this world you have tribulation. He is encouraging those people because they are having problem na malalim ang kanilang nagiging problema. They were well persecuted. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind. You see that? But the very cue is, consider it pure joy. That is against the system ng buhay ng tao eh. Kapag ikaw ay may problema, of course, ang common na ugali niya kapag may problema ka, naiinis ka, nagagalit ka, nawawala ka sa kondisyon. But here, James wrote, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Pag sinusubo ka, yung pananampalataya mo ay pinapaningning ng Panginoon kasi yun ang importante sa buhay ng isang taong mananampalataya. Ang kuminang ang kanyang pananampalataya. He need to persevere. Common ang pagsubok sa mga taong nananampalataya, sa mga taong naniniwala sa Diyos. But God gave us answer how to persevere, how to win in every trials that we are going to undergo. Kakalungkot, mga kapatid. Mananampalataya tayo, pero nagdududa tayo. Ha? Kaya nga nalulungkot ako doon sa may nagtuturo na walang pagsubok pag naka-Jesus. Nagkakamali ka! Ha? Mas lalo nga maraming pagsubok pag naka-Jesus ka. Kasi babaguin ni Jesus yung pananaw mo sa buhay, yung takbo, yung maling takbo ng isip mo, yung maling ginugusto ng katawan mo, babaguin ni Jesus yan, kaya magkakaroon ka ng problema. And sometimes, your greatest enemy is yourself. You must have a joyful attitude in the midst of your trials. Why? God gave us joy. It's not only happiness, joy. Joy is, it is the moving of the Holy Spirit deep inside you. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mapagod sa gitna ng ating mga pagsubok. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Walang Kristiyanong hindi sinusubok.